Tuluyan ang mga kababayan na nag-self-destruct si Inday. Yung mga supporters niya, binibida si Inday kasi tigasin daw yung vice-presidente nila. Yan totoo niya. Dahil sa ginawa mga kababayan na budget hearing sa kanyang 2025 budget, tuluyan ang nag-self-destruct si Inday. Nang paulit-ulit mga kababayan na mag-refuse siya na ipaliwanag yung paggastos niya sa kanyang budget, lalo na yung confidential funds. Pati yung iba pang items na inihingan siya ng paliwanag, the same answer, paulit-ulit po yung kanyang sagot. Noong last year po, sa budget hearing ng kanyang departamento, yung DepEd, may natatanungan pa siya, may naituturo pa siya. Sabi niya noon, Yusek will answer the question. Ngayon, hindi na pumayag na kung sino pa yung sasagot sa Office of the Vice President. Di pwede yung staff lang niya o Chief of Staff. Kailangan si Inday talaga. Ito na ngayon mga kababayan yung paulit-ulit na sagot ni Inday. I will forgo the opportunity to defend the OBP 2025 budget proposal by question and answer. And I will leave anya. I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Yun na lang po lagi yung sinasagot ni Inday para nagsirang plaka. Pero just the same, yung mga congressmen, mahaba yung pasensya. Paulit-ulit din na nagtatanong. Bahala siya kung paulit-ulit din yung sagot. So sa napakaraming tanong na binitawan mga kababayan ng iba't ibang mga congressmen, isa lang yung sagot ni Inday. Ito na lang po. Lumitaw po yung totoong pagkatao ni Inday na talagang unfit po na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Saan ka nakakitang public official na hindi maipaliwanag yung iniingi niyang budget, kung paano niya gagastusin, at yung mga previous budget na binigay sa kanya, hindi rin maipaliwanag kung paano kung paano ginastos, lalo na po yung confidential fund. Pakinggan po natin yung pagpapatuloy ng hearing kanina po ng Congress Committee on Appropriations. Is he about to show? Next interpreter is the Honorable Alan T. Good afternoon, Madam Vice President, and to everyone. Before I proceed with my question, Madam Chair, let me make a manifestation. In the National Expenditures Program for Fiscal Year 2025, Volume 1, page 34 and 35, on obligations by object of expenditures, there's a column for GAA 2023, 2024, and 2025. That is on the operating expenditures. Likewise, in page 36, on the performance indication, there's a column 2023 GAA targets. In the briefing materials provided by the Office of the Vice President for Fiscal Year 2025, page 4 presented the comparative budget allocation and utilization for fiscal year 2019 and 2025. And also in the presentation, slide presentation of the Vice President in the physical accomplishment, that is GAA 2023. Madam Chair, if I may proceed with my questions. Please proceed. I will defer to the Vice President if she wishes to answer or not my questions. Under the obligations by object of expenditures in the 2025 National Expenditures Program, 375 million was obligated in 2023. Can you kindly confirm?
Madam Vice President. Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OBP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Ida ninyo. Tigas ng ulo ni Day. Considering that what was obligated is 375, there's a balance of 125 million that has not been obligated and released, as earlier confirmed by our Vice President. Can she again confirm it as to the amount? Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OBP budget proposal of fiscal year 2025 by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Ayaw niyang ipaliwanag po. Madam Chair, may I ask the Vice President, what are the programs, activities, and projects that will be affected by the non-utilization or non-use of the 125 million of confidential fund? Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal. The question and answer, I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Madam Chair, hanga-hanga yung mga, no? Mga supporters ni Day sa ganyang uri ng pagsagot. Self-destruction ginagawa ni Day. I would just like to point out, yung previous question niya, sinagot ng sumunod niyang question. I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. It's about savings, Madam Chair, if she will have it as a savings, considering that the budget as a validity period of 2 years, which will end Antip in December. Antip po, mga kababayan, na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno itong si Inday. By the Office of the Vice President. Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to May problema talaga po sa... Madam Chair, is the Vice President aware that the Commission on Audit issued May problema sa ulo? Dated August 8, 2024, finding no deficiencies on AOM Audit Observation Memorandum Number 2024-015, dated February 1, 2024, regarding the liquidation of the cash advances of Mr. Edward D. Fajarda, Special Disbursing Officer for Confidential Expenses of the Department of Education, covering the period from February 20 to June 20 of calendar year 2023 in the total amount of 75 million. Madam Vice. Madam Chair, I cannot answer for the Department of Education. But it was during her time that the period covered by this liquidation... Self-destruction ginagawa ni Inday po. Madam Vice. Yes. Madam Chair, I am no longer a part of the Department of Education. Therefore, I am not authorized to speak anything about the Department of Education. Ipanahon na nga niya yun. Ngayon lang binigay na hindi na ako secretary. It may have happened during my term as secretary, pero yung question ngayon siya. Wala na ako authority. That's why I'm asking if she's aware, because the credit notice was dated August 8, 2024. You may proceed, Honorable D. On the 2025 proposed budget, kaya palabo ng palabo po allocated for financial assistance ang ambisyon ng Loro sa 2028 2025 OBP maintenance and operating padilim ng padilim po of 1,792,391. How much is allocated for financial assistance and subsidy? Vice. Yes. Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President budget proposal of fiscal year 2025 by question and answer. Binabasa lang niya yung ano, script niya. The House of Representatives to decide on the proposal. Madam Chair, she mentioned about programs of the Office of the Vice President. May I ask the breakdown, how much will be spent for those programs as she mentioned
in her slide presentation while ago. Madam Vice President. Yes, Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as it is. Parang so, yung ano, responsorial sum. Paulit-ulit. Medical assistance and rural assistance undertaken by the Office of the Vice President as well as of that of the Department of Health, Department of Social Welfare and Development. May I ask the Vice President, in order to streamline the bureaucracy and avoid overlapping functions, what are your thoughts on the possibility of reallocating the funds earmarked for medical assistance and rural assistance to the allied agencies like Department of Health and DSWD? Sagot. Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Naging responsorial sampo. Madam Vice President, that's all my question, Madam Chair. With the same answer. Ang daming tinanong ni Congressman, isa lang yung sagot ni Inday. Binabasa niya. Yan lang po ang binabasa ni Inday. I will forgo the opportunity to defend the OBP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Tapos yung mga nausog, mga fans niya po, anga-anga, ang galing-galing daw ni Inday. Talagang may mga tupak, mga kababayan. O ngayon, pakinggan natin itong si ano, si Congressman Benny Abante, kinorner si Inday. Pakinggan po natin. Ayan, ang mga mayayari sapagkat karamihan po ng ating mga colleagues ay nagtanong na tungkol sa confidential fund. Pero gusto ko lang pong tanungin si Madam Vice President, if the representatives of the people like this House has all the right to scrutinize the budget of any agency, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, is it a question? I think it's directed to the House. No, I'm asking you the question, Madam Chair. I'm asking the question to the resource speaker, if she believes that this House, being the representative of the people, has the right to scrutinize the budget of any agency. Right, precisely. That's why I say I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Excuse me, Madam Chair. Nagbabasa lang ng script niya. We, again, Chair, would like to remind our guests to please be responsive to the queries of the members in the most direct manner. So please proceed, Madam Vice President. I already answered. Answered by yes or no. Perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. She has been answering the same answers since we started this query and this hearing. What I just want to ask, Madam Chair, is very simple. A simple answer of yes or no. Does the Madam Vice President believe that this House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice President. I am referring to every agency of government, Madam Chair. That can only be simply answered by yes or no. I do not need to hear na ito, ulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto lang po marinig
Hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya, parang inis na siya. Oo, gusto ko lang po malaman. Oo, humbly speaking, naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito, na binoto ng tao, ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, may I request the Secretariat to put on record, cut and paste. I will forgo and I will leave my answer, my previous answer. Madam Chair, I would just like to ask, why is it very hard for her to answer? Copy-paste them? I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer? Wag na ninyong bigyan ng budget. Zero budget. Dapat ang ganyang uri ng public official. What do you have to explain? We're simple people. Para mag-resign na lang. You are a lawyer, Madam Chair. So, here's a simple question of a simple Filipino. Meron po bang karapatan ang house na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang tanong ko. Pwede pong sagutin ito ng yes or no. Kung yes, salamat. Kung no, edi salamat din. At least nalaman ang taong bayan. Madam Vice President. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OBP 2025. The same answer for hours. Alam ko naman po ang pagnanais nyo. Why you answer the same for hours? Ngayon po, iba naman ang tanong ko. Ang tanong ko ito, kaso po tatanungin ko ulit, Madam Chair, meron po bang karapatan bilang mga representante ng taong bayan sa bawat distrito at party list na mag-scrutinize ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Hindi po natin pinag-uusapan dito ang confidential fund. Ang pinag-uusapan po natin, budget. Madam Chair, before you answer, the gentleman wishes to have a direct answer, either yes or no. Are you going to provide a direct answer? Parang kinder po ang tinatanong. Hindi makaintindi. What is the answer? I asked whether baka mas nakaintindi pa yung kinder po. Vice President will provide a direct answer to your query and the answer is no. May I know why? Madam Vice President, her answer is no as well. I don't think that would be the right answer, Ms. the question is, may I know why? And her answer is no. Would that be the right answer to the question why? Madam Vice President, do you wish to comment? Madam Chair, hindi dahil hindi niyo gusto yung mga sagot ko, hindi niyo gusto yung manner ng pagsagot ko, at hindi niyo gusto ang mga sinasabi ko, hindi ibig sabihin na hindi ka sinasagot. Madam Chair, point of order. Yes, so honorable. Mali po yata ang sinasabi niya, hindi niyo gusto, hindi yung niyo. Madam Chair, huwag niyong isali dito ang aking mga kasamahan dito. Ako ang nagtatanong. Sabihin mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Yun lamang ang dapat niyang sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya. Madam Chair, ganun lang. Oo. Ano po ang sagot niya? Madam Vice President, do you wish to... Madam Chair, there's no question. There's no question now. The Honorable Abante is asking for a question, for a response. Ano po ang sagot niya po niyang sinabi? Palta rason. I request that the question be repeated. Honorable Abante, kindly repeat your question, not to be included in your time. To please repeat your last question. Ito po, ang tanong ko kanina, meron po bang, naniniwala po ba ang ating
Vice President na meron pong karapatan ang mga representante ng taong bayan ng mga distrito at mga party list na iscrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya. Talagang immature po? Childish? Ng bawat ahensya ng gobyerno. Yes o no lang po ang sagot yan. Ang tanong ko po, dapat magbalik na lang siya sa Davao? Ayaw niya sumagot. Ang sagot niya, ayaw niya sagutin. So ang tanong ko ito, may I know why? Ang sagot niya, no. Aba, Madam Chair, hindi po ako masyadong expert mag-English, pero palagay ko po naman, yung pong tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Madam Vice President? Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. May problema talaga ang taong to po. It's up to you. You are the deciding officer. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa Constitution yun. Tulad po ng Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naaayon sa Constitution. Ganun din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa Constitution. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka po doon? Dapat impeach na lang po? Isulong na ninyo ang impeachment po? Umikot na po tayo. Bumalik na tayo sa simula. Natapos na yon, nasagot na. Hindi bagay ito na mag-hold ng public office? Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Tama po si Trillanes. Unfit? Hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Madam Chair, palagay ko, unfit sa posisyon po? Inuulit lamang niya ang sinabi niya. O ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pwede ba, Madam Chair, pakiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair? Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit ma-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Isa lang yung sagot niya. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. This is the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabi confidential fund. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tingin ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito, meron pang karapatan, nahiniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya? Yung po ang tanong po. Sagutin po niya yes or no. Ayong ayaw niya sagutin ng yes or no, ibigin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong na ating mga bulit. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal. Abnormal na taong to. And I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na mayroong karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President. Salamat. Ano ang tingin ninyo? Pwedeng maging presidente? Pag tinanong mo yung mga abnormal na mga DDS, ang galing-galing daw, basahin po ninyo yung mga reactions ng mga supporters nila po sa Facebook. Tuwang-tuwa sila. Ang galing-galing daw ni Inday. Self-destruction po. Lalong lumabo po. Sing labo ng sabaw ng pusit. Na matupad pa yung pangarap ni Inday. Mga kababayan, pagkatapos ng mga taga-Nauso na mananalong presidente si Inday, kitang-kita na po sa latest survey nga po, mga kababayan, dumaos-dos na
Bumulusok yung ratings ni Inday. Yeah, bo. Yung ating Pangulo, tumaas si Inday po, bumagsak. 71% na. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung trust rating sa Okta Research Survey, si Inday po, bumagsak. 65% na lang. Halos pumantay na po si Martin Romualdez. Yan o. Romualdez attributes high public trust ratings to collective legislative efforts. Yan po si Martin. Ayan po. The second quarter survey of Okta Research held from June 30 to July 5 indicates that Romualdez trust rating increased from 61% to 62%. Halos pumantay na po. Aabot na kay Inday. Kung ang margin of error, 2%, 1% na lang ang lamang ni Inday. 65% siya. O diba? Haros pumantay na si Martin Romualdez po. Sabi ko sa inyo, self-destruction ang ginagawa ni Inday po. Paano? Hindi niya maipaliwanag kung paano nalunok yung 125 million. Disallowed po ng ano, ng tawag dito, ng kuwa. Yan o. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito ginastos. 14 million purchase of information. O, sino-sino yung ano, nagbigay ng information. 10 million payment of reward. Sino-sino yung binigyan ng reward. 10 million rental and other fees relative to the maintenance of safe houses. Sino-sino yung mga ano, tumira doon sa safe houses. 35 million purchase of supply. 40 million provisions of medical food aid. Hindi man dapat ito kasama sa confidential funds, sabi ng mga congressmen. 10 million payment of incentives for traveling related to confidential operations. Hindi man maipaliwanag ni Inday kung paano yan ginastos. Basta ang sagot niya lagi, I will forgo the opportunity to defend the OBP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Yun lang po ang lagi niyang binabasa. Kaya trending na ngayon, zero budget for OBP. Look, the hashtag zero budget for OBP trends on X on Tuesday night following the House Committee on Appropriations briefing on the proposed 2025 budget of Vice President Sara Duterte's office. So tama lang po na wag bigyan kasi hindi man niya pinapaliwanag kung paano ginastos yung kanyang budget at hindi man niya kayang ipaliwanag kung ano yung pagkakagastusan nitong hinihingi niya na 2 billion plus na budget for 2025. Eh sabi po ni Attorney Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Vice President Leni Robredo, arrogance and entitlement on full display. Attorney Barry Gutierrez, former spokesperson for former Vice President Leni Robredo, criticized Vice President Sara Duterte, stating that her refusal to engage in the usual budget defense process suggests she believes her budget is above congressional scrutiny. Sabi po ni Barry Gutierrez, it's clear that VP Duterte thinks her budget is above congressional scrutiny, that she should be given $2 billion without explaining anything, that she is too important to answer questions about how she spent public funds. Arrogance and entitlement on full display ang tunay na kulay. So hindi na tayo magtataka, mga kababayan, hindi na tayo mabibigla if somebody from the members of Congress will file an impeachment case against Inday. At matutuwa yung ating mga mamamayang Filipino na matanggal si Inday as Vice Presidente with all the display of arrogance and entitlement na ganyang ginawa sa congressional hearing po ng kanyang budget, na as if yung pera ng bayan, pera niya personal. Tama po, mga kababayan?
Sa mga naganap ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product namin binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiriso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Dream, pinapahit po sa mga pulses and affected area. Mahinam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasong-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiriso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.